Kagapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na banal na presensya ng Diyos. Part 2. Para sa mga Kristiyanong hindi pa nakatanggap ng aral na ito, tulungan silang maintindihan ang mga hakbang tungo sa buhay na puspos ng Espiritu Santo. Unang hakbang, alamin na ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. Ang unang hakbang tungo sa buhay na puspos ng Espiritu Santo ay pasalamatan ang Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang Espiritu Santo noong tinanggap mo si Kristo na iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Ayon sa sumusunod na mga talata, Romans 8:15 and 16, "The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Sapagkat hindi espiritu ng pag-aalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mabuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos." Galatians chapter 4 verse 6, "Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko." Kaagapay, maaari mong isulat ang iyong panalangin ng pasasalamat para sa pananahan ng Espiritu Santo sa buhay mo. Ikalawang hakbang, alisin ang mga bagay na umahadlang sa Espiritu Santo. Sa Efeso kabanatang 4, talatang 30, ano ang ipinag-uutos na itigil nating gawin? Okay, according to verse 30, "And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption." At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kagapay, kung ang Espiritu Santo ay napipigati, unahadlangan, hindi siya malayang makadaloy sa atin. Ano mga bagay na nakahadlang sa pagdaloy ng Espiritu Santo? Ephesians chapter 4 verse 17, "So I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip." Ephesians 5:17, "Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is." Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaagapay, ito ang mga bagay na nakakapighati at nakakahadlang sa Espiritu Santo. Paulit-ulit na kasalanan,
masamang pag-uugali, makasalanang damdamin tulad ng galit, ayaw magpatawad, kayabangan, pagkabalisa, kapaitan. Ang mga pag-aalinlangan ay nakahadlang din sa kanya. Romans 14:23, but whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. Kaagapay, bago mo maranasan ang buhay na puspos ng Espiritu Santo, dapat ihingi mo ng tawad at iwaksi ang mga bagay na ito. Una, suriin ang iyong puso sa liwanag ng salita ng Diyos. Maaari mong isulat sa isang pirasong papel ang lahat ng kasalanan na ipinapakita ng Espiritu Santo sa iyo. Paulit-ulit na kasalanan, makasalanang damdamin, makasalanang mga relasyon, mga bagay na alanganin at nagbibigay ng pag-aalinlangan. Pangalawa, pagkatapos na magawa mo ang iyong listahan, ihingi ng tawad ang lahat ng mga ito sa Diyos. Panghawakan ang pagpapatawad at paglilinis na ipinangako ng Diyos, lalo na sa unang 1 kabanatang 1 talatang 9. Sa ibabaw ng iyong listahan ay isulat ang reference na talata, 1 John chapter 1 verse 9. Pasalamatan ang Panginoon sa kanyang pagpapatawad. Punitin ang iyong listahan sa maliliit na piraso at itapon ang mga ito sa basurahan. Ikatlong hakbang, isuko ng walang pasubali ang iyong buhay sa Diyos. Una, sa maikling pangungusap, isulat ang buod na kahulugan ng Romans chapter 12 verses 1 and 2. Romans 12 verses 1 and 2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pangalawa, upang ikaw ay mapuspos at makontrol ng Espiritu Santo, isuko ang lahat ng bahagi ng iyong buhay sa kanyang paghahari. Ang katulad mo'y isang sisidlan. Pagkatapos na alisin at linisin ang mga dumi na nakahadlang sa Espiritu Santo, ihandog sa Diyos ang buong sisidlan ng iyong buhay upang maging tanging kasangkapan niya. Isuko ng buong buo ang iyong sarili sa pamamagitan ng taus-pusong dalangin na ikaw ay nagsasabing, Diyos amang nasa langit, isinusuko ko na po sa iyo ang buong buhay ko, ang aking espiritu, kaluluwa at katawan, lahat ng aking tinatangkilik, lahat ng aking relasyon, lahat ng mga nalalabing araw sa buhay ko. Mula ngayon, Panginoon, ako'y tanging sa iyo kailanpaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, kung nanalangin ka na noon nung nakaraan ng ganito, maaari mo pa rin muling idalangin ito ngayon. Sa araw na ito, aking isinusuko, umuling isinusuko ang aking buhay
ng buong-buo sa Panginoon. Mangyaring huwag mong kalilimutan ang araw at petsa ng ginawa mong hakbang na ito. Ika-apat na hakbang, ang kinin ng may buong pananampalataya, ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Ikaw ay naging anak ng Diyos noong tinanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya si Kristo upang pumasok siya sa iyong puso. Sa pamamagitan din ng pananampalataya, hihingin mo na ikaw ay puspusin ng Diyos ng kanyang Espiritu Santo. Nakasalig ang iyong pananampalataya sa mga katotohanan ito. Una, utos ng Diyos na ikaw ay mapuspos ng kanyang Espiritu Santo. Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Sa Tagalog, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Pangalawa, pangako ng Diyos na ipagkakaloob niya ang kanyang Espiritu Santo sa lahat ng humihingi nito. Luke chapter 11 verse 13, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Kayong ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Pangatlo, tinitiyak ng Diyos na sasagutin ang dalanging naaayon sa Kanyang kalooban at naaayon sa Kanyang pangako. 1 John chapter 5 verses 14 and 15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Buong pananampalataya na idalangin ang ganito. Diyos Amang nasa langit, kayo po ang nangako na iyong ipagkakaloob ang Espiritu Santo sa lahat ng humihingi nito. Inyo rin pong ipinag-uutos na ako'y mapuspos ng Espiritu Santo. Dahil dito, hinihingi ko po, Ama, na ako'y inyong puspusin. Hawakan at patnubayan ng inyong Espiritu Santo. Kasabay ng pagsampalataya sa inyong pangako at bilang pagsunod sa inyong utos, hinihingi ko po na ako'y inyong puspusin ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, na ako'y pinuspos nyo na. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay kung idinalangin mo na noon ang ganito, dumalangin kang muli ngayon at humingi ng panibagong pagpupuspos ng Espiritu Santo. Sa araw na ito, Panginoon, aking inaangkin o inangking muli ang pagkapuspos o kapuspusan ng Espiritu Santo. Mangyaring huwag mong kalilimutan ang araw at petsa ng ginawa mong hakbang na ito. Pagkatapos na maidalangin mo ito ng may pananampalataya, manindigan ka sa mga pangako ng Diyos kaagapay. Mula ngayon, laging panghawakan at ipahayag na nagahari na sa buong buhay mo ang Espiritu Santo. Sa iyong pagharap, sa mga gawain mo sa araw-araw, lagi mong asahan ang presensya, kapangyarihan at patnubay ng Espiritu Santo. Sa simula ng bawat araw, mag-ukol ng panahon upang bulay-bulayin ang katotohanan na ikaw ay pinupuspos o pinuspos at patuloy na pinupuspos niya. At sa maghapon mong paggawa, panatilihin ang damdaming nagtitiwala sa Espiritu Santo. Ikalimang hakbang, lumakad sa patnubay ng Espiritu Santo.
John chapter 15 verse 5, I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Galatians chapter 5 verses 16 and 17. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Sa mga talatang 22 hanggang 25, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Kagapay upang lumakad sa patnubay ng Espiritu Santo, dapat na patuloy kang manatili kay Kristo at dapat panatilihin si Kristo sa sentro ng iyong buhay sa tulong ng mga pangunahing disiplina ng buhay Kristiyano. Suriin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng sumusunod na mga tanong. Una, kailan at gaanong panahon ang iniukol mo o iniuukol mo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa, pag-aaral, pagsasaulo at pagbubulay-bulay? Pangalawa, kailan at gaano karaming panahon ang iniuukol mo sa panalangin? Pangatlo, kailan at gaano karaming panahon ang iniuukol mo sa pakikisama sa ibang mga Kristiyano? Pang-apat, kailan at gaano karaming panahon ang iniuukol mo sa pagpapatotoo para kay Kristo? Ika-anim na hakbang, alamin, paunlarin, at gamitin ang iyong espiritual na kaloob. Ang una, hanggang ikalimang hakbang ay magbubukas ng iyong kalooban upang ikaw ay puspusin ng Espiritu Santo sa kanyang kapangyarihan at pagpapala. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng mga daluyan kung saan siya aagos upang pagpalain ang ibang tao. Kaagapay, ang mga daluyang ito ay tinatawag na mga espiritual na kaloob. Ngayon, handa mo na bang tanungin ang iyong sarili? Ano ang aking mga espiritual na kaloob? Amen. Sa Diyos ang papuri, diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang Banal na Presensya ng Diyos, ikalawang bahagi. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareoring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZES-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Sa Diyos lahat ng papuri, ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
kagapayan, kagapay mo sa paglagong spiritual.